number 198. A storage battery discharges at a rate which is proportional to the charge. If the charge is reduced by 50% of its original value at the end of 2 days, how long will it take to reduce the charge to 25% of its original value? So, itong problem na to is a calculus problem. Kaya lang, naisama siya sa proportionality problem. At yung solution na ginamit sa libro ay para sa proportionality problems lang. Which is actually mali. So, mali yung solution ng libro dito. Kasi ginamit niya, simple na proportionality solution lang. Pero actually ito, calculus problem to. Ipapakita ko ngayon yung tamang solution gamit ang calculus. So sabi dito, a battery storage discharges at a rate proportional to the charge. So yung rate natin is proportional to the charge. Sabi na natin C yung charge natin. At R yung rate natin. So ibig sabihin para magkaroon ka ng equation, kapag proportional sila, lagyan mo lang ng K. Rate is equal to K times C. Itong K na to, yan yung constant. Bale, itong mga to variables, tapos ito constant. Tapos, ano nga ba ang rate of discharge? Ang rate of discharge ay yung rate kung gaano kabilis maubos yung charge natin. Ibig sabihin, yan yung difference ng charge divided by difference in time. So, yun yung pagbabago ng charge natin divided by yung pagbabago ng time. Difference in charge divided by difference in time. Kaya lang dahil discharge siya, ibig sabihin nauubos yung charge natin, negative dapat to. So, ito yung rate natin. Equal siya sa rate. Based sa equation na to, rate is also equal to KC. So, ito, yung DC over DT natin, equate natin sa KC. So, dapat i-collect natin yung similar terms. So, itong C, ilipat natin sa kabila, tapos itong DT, ilipat natin sa kabila. So, ito magiging negative DC over C is equal to KDT. So, ilipat natin yung negative sa kabila. Pwede naman dito, pero mas madali kapag nilagay natin dito. So, ngayon, para masolve natin ang equation na to, dapat ma-differentiate natin itong mga to. Or I mean, ma-integrate. Kasi itong mga to, differential. So, para matanggal yung differential, kailangan mo mag-integral. So, gagamit tayo ngayon ng integral calculus. So, integrate natin both sides of the equation. So, itong negative, pwede mo ilabas sa integral. Maging ganyan yan. Tapos, lagyan natin ng range. So, yung charge natin magbabago from C1 or ito yung initial charge hanggang sa final charge C2 or C initial hanggang sa C final. Tapos yung time naman natin, ito yung variable natin, ito yung dinidifferentiate natin, yung time. Kaya dapat in terms of time din yung range natin. So paano nga ba yung pagbabago ng time? Di ba magsisimula siya sa 0 at yung final niya ay yung time. Tapos dito, dahil constant to, pwede mo itong ilabas. So, bale, ilalabas natin yung negative tsaka yung k. So, ito magiging equal to negative k integral of dt from 0 to time. Tapos sa kabila, integral of dc over c from ci to cf. Or C initial to C final. So mag-erase muna tayo tapos i-solve natin to. So ito na yung problem natin. So dun sa problem natin, sabi dun, after 2 days, naging 50% na lang yung charge. Tapos ang hinahanap, ilang days bago maging 25% na lang yung charge. So parang yan yung statements ng problem natin. Tapos ang hinahanap natin, itong value dito, which is yung time. Tapos ito yung equation na nagawa natin kanina. So, i-solve natin. So, kapag in-integrate mo to, ang integral ng dx over x is equal to ln of x. So, dahil para sila ng format, the same lang integral nila. So, ang integral ng dc over c is equal to ln of c. Tapos, itong range na to,
ilalagay mo dito. From CI to CF is equal to negative K. Tapos ang integral ng dt, ang integral ng dx ay x lang. Para makakansal lang yung differential tsaka yung integral. So magiging x lang yan. So ito naman, magiging t lang to. T from 0 to t. So ngayon, ilagay natin yung range natin dun sa terms. So ito, kapag from CI to CF na sinabi, dapat isa-substitute mo tong mga to dito. Tapos ima-minus mo. So ibig sabihin, yung C dito sa kabila, palitan mo ng CF tsaka ng CI. Tapos ipag-minus mo. So ito maging CF ln CF minus ln of CI is equal to negative K. So ipalit mo lang yung T dito, maging KT minus negative K times yung value ng T, palitan mo ng 0. So matatanggal din lang yan. Mawawala din lang to. So bale maging negative KT lang yan. So ito, pwede mo pang i-simplify. Kapag pinagma-minus mo yung logarithm ng dalawang numbers, pwede mong i-divide yung dalawang numbers. Tapos pag-isahin mo yung logarithm. So equivalent to sa logarithm or natural logarithm ng CF over CI is equal to negative KT. So na ngayon yung equation na gagamitin natin para ma-solve yung problem natin. So una, dapat ma-solve natin yung value ng K using yung initial condition. Gagamitin natin to para ma-solve natin yung K. So ano nga ba yung CF tsaka CI? So yung CF, ito yung final value ng C or ito yung final amount ng charge natin. Tapos yung CI, ito yung initial amount ng charge natin. So sabi dito, naging 50% daw siya. Initially buo pa siya, tapos naging 50%. So sabihin na natin 100 yung initial na charge natin. Tapos naging 50% siya. So anong 50% ng 100? Naging 50 lang siya. So ito yung CI natin, ito yung CF natin. So kapag pinag-divide mo yung mga yan, 50 CF over CI, 50 divided by 100, 0.5. So ibig sabihin yung CF over CI natin ay 0.5. So ln of 0.5 is equal to negative K. Tapos yung time natin, nangyari yan in 2 days. So divide natin to para makuha natin yung K. Ilipat natin yung negative sa kabila. Tapos i-divide natin to ng 2. So yung K natin maging equal to negative ln of 0.5 over 2 days. Negative ln of 0.5 divided by 2. So dito 0.35 yung K natin. 0.35 per day. Tapos, gamitin ulit natin yung equation para ma-solve naman yung pangalawang condition natin. So, ito naman yung solve natin. Tapos, ang unknown naman natin dito ay yung T. So, gamitin natin to. Ln of CF over CI. So, dito sa part naman na to, yung CF over CI natin, yung final charge natin divided by initial charge ay 25% or 0.25. Parang kanina, 0.5, 50% lang yun. Is equal to negative K. So, gamitin na natin yung K dito. Negative 0.35 per day times time. So, ito yung unknown natin. Para ma-solve natin to, ilipat natin tong 0.35 per day sa kabila. So, i-divide natin dito. So, yung negative, ilipat na rin natin. Tapos divide natin yun. 0.35 per day. Bali yung day akyat na siya, so magiging day na yung unit nito. So makakansal na yan. Tapos solve natin using calculator. Negative ln of 0.25
divided by yung answer natin kanina na 0.35. So, gamitin natin yung answer dito. Kasi mas accurate yun. So, ang tamang sagot dito ay 4. So, yung time natin is equal to 4 days. So, based dun sa choices, ang tamang sagot ay letter B. Kaya lang, dun sa solution ng libro, ang sagot niya ay 3. Pero mali yun. Mali yung solution niya dun. Actually, madali lang isolve tong problem na to. As long as alam mo na applicable ang half-life sa problem na to. Kasi sa concept ng half-life, every time na lumilipas yung half-life niya, nakakalahati yung amount ng charge. So for example dito, from 100% naging 50% lang siya. So nakalahati siya after 2 days. So ibig sabihin, 2 days ang half-life niya. Tapos sabi dito naging 25% siya. So, di ba yung 25% ay kalahati ng 50? Ibig sabihin, nakalahati ulit yung 50%. So, sa tingin mo, ilang time yung lumipas dito kapag nakalahati ulit siya? So, dito, nakalahati siya in 2 days. So, sa tingin mo dito, gano'n siya katagal makakalahati? So, sa concept ng half-life, the same din. Kung gano'n siya katagal nakalahati dito, the same din yung time na makakalahati siya dito. So, dapat 2 days din dito. So, kapag titignan mo, gaano katagal from 100% magiging 25% lang yung amount of charge mo. I-add mo lang yung dalawang 2 days. 2 days dito tsaka 2 days dun. So, ibig sabihin, 4 days lang to. So, ganun lang kadali yung problem as long as alam mo na applicable yung half-life dyan.